Tuturuan ko kayo kung paano mag-disassemble at saka mag-assemble ng system unit. Ngayon, gagawin natin, mag-disassemble muna tayo ng system unit. Una, tatanggalin muna natin yung tower case. Ayun na. Ngayon, bubuksan na natin yung tower case. Tatanggalin natin yung mga posts. Next, tatanggalin naman natin lahat ng port. Kailangan, bago nyo tanggalin yung mga port, alam nyo dapat ibalik. Kabisado nyo dapat para hindi kayo matatagal. Next, tatanggalin nyo muna yung unlock ng RAM slot. Next, tatanggalin naman natin yung CPU pad. Daan-daan lang sa pagtanggal ng CPU pad kasi baka masira yung CPU pad. Next, tatanggalin naman natin yung CPU. Next naman, tatanggalin natin yung motherboard. Daan-daan lang kasi baka masira yung motherboard nyo. Next, tatanggalin naman natin yung power supply. Dahan-dahan lang para hindi masira yung Tapos mo.
Next naman, tatanggalin natin yung HDD. Yan. Daan-daan lang sa pagtanggal ng ano, HDD para hindi siya masira. Papalitan mo. Tapos na tayo mag-disassemble ng system unit. Ngayon naman, mag-assemble naman tayo. Unang yung gawin, yung ilalagay yung ano, HDD. Daan-daan lang sa paggabit para hindi din siya masisira. Next naman, yung power supply. Daan-daan lang sa pagkabit din ng power supply. Pag magkakabit kayo, daan-daan lang para hindi siya masisira. Pasensya na po doon sa may umuungo. Next naman, natin ilalagay yung motherboard. Daan-daan lang din sa may pagkabit. Pagtapos natin ilagay yung motherboard, ilalagay naman natin yung CPU. Daan-daan lang sa may pagkabit kasi baka maano yung ano. Pag nakabit na natin yung CPU, next naman natin yung CPU pan. Daan-daan lang din. Next naman natin yung kakabit, yung RAM. Unlock nyo muna yun ano, RAM slot. Mas daan-daan lang yung pagkabit ng RAM. Next naman natin ikakabit yung front panel. May mga label naman po siya, kaya ano, hindi kayo mahirapan isok-sok yung mga...
Next naman natin ilalagay yung 20 pin. Pag nakabit na natin yung 20 pins, sunod naman natin yung secondary pan. Next naman natin kakabit yung 4 pins. Next naman natin ikakabit yung HDD port. Pagtapos natin ikabit yung HDD port, next natin yung optical disc port. Tapos, kakabit naman natin yung sa ID. Daan-daan lang yung pagkabit. Yan. Pagtapos na natin na mailagay lahat ng port, ikakabitan na po natin ulit yung tower case. Yan. Tapos na tayo mag-disassemble at saka assemble ng system unit.